guys, welcome back to my channel. This is my second vlog, and for today's video, I'm going to show you what's inside my hospital bag. So, if you're new here in my channel, I'm Charlene Dabu. I'm 13. I'm turning 36 weeks pregnant. I'm not 13 years old. I am 25 years old. And by the way, I'm going to show you first what's inside my baby's hospital bag. So, first thing is her toiletries. So, toiletries, yung mga pangigo ni baby, like shampoo, and from infant, and yung body wash niya from Set of you. So, naglagay na rin ako ng dalawang washcloth just in case na kailangan ito sa hospital pag malinis siya. Next is her first outfit or yung first clothes ni baby na inibigay ko sa nurse. Sa lumabas na siya. Siyempre, yung nurse yung mag-aasikaso muna sa baby. Magpapaligo sa kanya. So, para iaabot ko na lang, nakapak na rin siya lahat-lahat. Nandito yung kanyang isang swaddle me, yung turban na gagamitin niya, and yung onesie. Hindi ko na siguro masyado ipakita sa inyo kasi naayos ko na and na-plancha na rin ito. So, mahirapan na naman akong ayusin. Pero, alaman lang naman ito is swaddle me yun nga, yung turban, yung onesie niya, and then yung booties, mittens, at saka, if ever na kailanganin yung bib. And, nilagay ko na rin sa loob yung diaper bib. Para, pagka alam mo yun, hindi na hassle yung gamit, iaabot na lang ito sa nurse, and alam na siguro ng nurse mo. Bags na to or yung mga bag organizer na to, na-purchase ko siya sa Lazada, sa Shopee for 125 pesos only. So, ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces na bag organizers with different sizes. So, yung nasa grooming kit ni baby or yung hygiene kit niya is yung tiny buds, yung kanyang cotton buds. So, yun yung gagamitin ni baby. And then, yung baby powder or yung rice baby powder, newborn baby powder ng tiny buds. Hindi ko masyadong ma-focus. I don't know how. Then, yung lotion ni baby from Nivea. So, baby cologne from infant. And then, yung baby oil ni baby. So, pinagsama-sama ko na siya sa isang lalagyanan para madali na lang, mas organized, and bala ko siyang lagyan pa nga ng label para sama ko dun sa hospital na magbabantay is alam na rin nila kung pag makikisuyo ako kung hindi ako makatayo pa or nasa CR ako or what. Alam na nila kung ano yung pupunin dun sa mga yun. Dun sa bag ni baby kasi nakaayos na siya and may label na rin siya. Pero hindi ko pa napapalagyan. Or hindi ko pa nalalagyan. So, next is first clothes, meron din siyang go-home outfit. Pinagsama ko na rin siya sa isang lalagyan. Hindi ko na rin mapakita eh, pero I
damit or yung mga gamit ni baby dun sa first video ko. Bisaya. So, eto. Ang laman nito is 2 pieces outfit ni baby. Kasi, in case na yung isa is madumihan niya kaagad, at least meron pa siyang extra na pang buhong outfit. So, ang laman nito, dalawang swaddle me, dalawang onesie or yung outfit body outfit ni baby, dalawang booties, dalawang mittens, and dalawang hat. Tsaka meron na din kasamang turban. Hindi mawawala yung pagkakikay. So, ayun. Next is, ito, dito ko na pinagsama-sama yung cottons. Maganda tong brand na nabili ko kasi masisil pa siya ulit after mo siya i-open. So, hindi ka mahihirap or hindi madudumihan yung cottons kapag nabusan mo na siya. Ito ay from Baby Clean Cotton Balls. Ayan. Pakita ko na rin yun sa inyo sa first vlog ko. So, sama-sama ko na rin dito, or nilagay ko na rin dito sa loob, yung mga diaper ni baby. I suggest na magdala na lang din tayo ng diaper if meron naman na tayo na stock. Kasi meron din naman siya sa hospital na available, kaya lang mas mahal. So kung meron ka naman na sa bahay mo, mas okay na magdala na din. So sinama ko na rin dito yung wipes ni baby from Unilove. So, yung diaper niya is Huggies, newborn, of course. Siguro nag-prepare lang ako ng mga 20 pieces. So, ayan, magkakasama na sila. Mask, knives. Next is extra clothes ni baby o yung mga pamalit-palit ni baby. Ito. So, yung mga baru-baruan or long sleeves, for long sleeves yung dinala ako. Dala ko ng 5 pieces na ganun. 5 pieces pajama. And then, isang onesie. Nagdala na din ako ng burp cloth. 3 pieces. Booties mittens, tag 4 pieces. And then, hat, 4 pieces. Bib, 4 pieces. And then, blankets, nagdala ako. Blankets or yung extra swaddle mini baby. Or yung receiving blanket is 4 pieces also. Pero pa dun sa mga na magkakasamang set na kanina. And then, lampin, kahit hindi ko siya gagamitin. Pwede rin kasi siyang gamitin as mga pangunas-unas, ganyan. So, nagdala ako ng mga 4 pieces din. Ayun. Is yung mga documents ni baby, yung mga hospital records, yung mga checkup records, yung booklet pag nagpapa-check up ako. Nandito na din. So, magkakasama na sila sa isang envelope. And then ball pen. Is meron akong pouch. Ilagay ko dito yung charger. Another ball pen. And then, field help. Card. SSS. And then, meron akong load card dito na 100. Just in case lang. I don't know. Ilagay lang din ako dyan. So, meron akong separate bag for my own stuff. Usually, puro clothes lang naman yung nandito.
ko lang, siguro nag-prepare ako ng 6 to 8 pieces na underwear, bra, and then, ng hygiene kit or yung toiletries ko. Magkakasama na rin siya sa lalagyan. Medyo magulo pa. May mga gamot pa dito. Suggest ko na dalhin for ng mommy yung para sa sasakitin niya sa hospital is yung mga yung madaling hubarin or madali rin siyang isuot. Yung parang gown, hospital gown. Pero meron din naman doon. Pero kung gusto mo magdala ng sarili, parang gano'n na lang yung dalhin mo. Pero yung dinala ko usually mga biscuit or mga duster na pambahay. So nagdala ko ng gano'n. Pajamas, t-shirt, and then ito, nagdala na rin ako ng nursing cover para pag magpapa-breastfeed ako sa hospital, at least ready tayo. And then, go-home outfit is dapat ang i-prepare mo daw is yung susuot mo nung 3 to 4 months kang pregnant or 5 hanggang 5 months na pregnant na yung damit mo nasusuot. Kasi, hindi naman basta-basta liliit yung shampoo agad-agad. Makakita yung shampoo. Ayun. So, another thing na i-share ko sa inyo today is I just came home from the hospital from my check-up, from my weekly check-up. And since turning 36 na nga si 36 weeks na nga si baby, considered as full term na siya kasi kahit 8 months pa lang kasi nabigyan siya ng gamot for faster development ng lungs and ng brain niya kasi nung 28 weeks ako nag-preterm labor na ako. So pabalik-balik ako ng hospital kaya itong mga gamit na to na-prepare ko na siya bandang 28 weeks pa ako pregnant. So inayos ko na lang from time to time kapag may mga kulang na isip ko ganyan. So meron pa pala bottle or yung feeding bottle ni baby just in case na kailanganin. Dadala ko ng ganun, yung maliit lang. Dalawa. So, hindi ko pa kasi siya nilalagay kasi hindi ko pa siya nahuhugas. Ayun. So, if meron guys masasuggest na gagawin ko sa next vlog ko, just comment down. And thank you for watching. I hope na meron kayong natutunan and nag-enjoy kayo. Please like and subscribe. Thank you!